Hello mga tol, bali ang video ng ito is papakita ko yung magandang transition ng isang high pick. Bali ginamitan ko siya ng number 1 na guard, paikot. Tinantya ko na yung tamang touch niya para sa magandang fade, high fade. Number 1 din, siniro ko na yung sa bandang baba para maganda yung pagka-blend niya. Ayan. Konting tiyaga lang sa paggamit ng zero. Kailangan mo lang na i-balance ng konti. Mahalaga dito yung makita mo yung mga part na may itim habang gumagamit ka ng zero. Then kasunod nito is isasagad ko siya yung pagka zero niya, naka-adjust siya ng sagad, utay-utay lang. Kailangan yung pulso natin is kalkulado natin, tantyado natin habang tayo nagsisiro. Then kasunod niya is gagamitan ko siya ng trimmer para panipis siya ng panipis. Trimmer. Sa trimmer is ganun pa rin. Kailangan na yung motion niya is ano lang, suabe para hindi siya tumataas. Kumbaga, kontrolado mo yung bawat hagod. Yan, so kailangan lang talaga is talagang maging masinop tayo. Kasunod niya is gagamitan natin siya ng labaha. Labaha, binasa ko siya para madali lang siyang lahitin para malambot. Yung ibang ginagamit is ano, shaving gel. Yung ano, may mga budget. Yan. So, pag sa pag-aahit naman is kailangan magaan lang yung kamay mo. Ayan, katulad niyan, magaan lang para hindi siya masugatan. Kasi pag mabigat yung pagka hawak mo ng labaha, pagkadiin mo sa balat, kahit wala siyang sugat, medyo mahapdi siya. Pag naligo ka, mararamdaman mo mahapdi yan. So kailangan talagang ano lang, magaan sa paggamit ng labaha. Tsaka dapat makita rin natin yung mga iba, may mga taling, may mga butlig. Dapat makita, ma-check natin yun. So kung yung mga customer nyo is mga lihiti mong customer nyo na, syempre alam nyo na kung halimbawa may mga taling sila or may mga kulugo sa ulo, tansyan nyo na kung saan yung mga part nyo. So dapat pala bago rin na yung blade natin para mas maganda siyang i-ahit. Yan. Kasunod natin ito is gagamitin natin ng shaver para side na side siya, para maputing maputi, sagad na sagad. Yan. Makinis pati siyang tingnan pag ginamitan. Napakahalaga ng shaver. Napakahalaga niya. Kasi ano eh, pag yung medyo ahit lang eh, medyo may tira pa siya. Pag pinadaanan mo siya ng shaver, ayan, makikita mo na mas malinis talaga siya. Dati nun, hindi ako gumagamit niyan, hindi ako nag-upgrade ng gamit. Kung ano lang yung gamit ko, yun lang. Ngayon, nung nag-upgrade ako ng gamit, mas nakita ko na mas gumanda yung mga gawa, yung mga gupit ko. Mas gumanda siya.
dito is i-ano na natin siya, clipper overcombed na. Tatanggalin natin yung mga sobra niya para suwabi lang yung pag-angat ng fade niya. So, makikita niyo na diretso yung ano niya sa bandang gilid. Tanggal yung mga sobra-sobra. Mas madali siya kaysa sa gunting lang na mano-mano mo gagawin. Tsaka mas maganda yung daan niya. Tuwid talaga siya pag ganito ginawa niya. Ayan. Bawas sa taas. Kunting bawas lang daw yung sabi ng customer. Kung nakikita nyo, medyo ano na siya, maayos na siya. Yan, konting ano lang, texturizing. Yan. Yan, mahalaga yung gantong pag-finishing sa bandang huli kasi natatanggal niya yung mga sobra-sobrang maliliit, kahit isang pirasong buhok mga naiiwan, matatanggal talaga siya. Bali yung gunting dito na ginamit ko is size 9 yan, tabako siya, napakagandang gamitin pag made in tabako. Ayan, ito na yung kanyang resulta. Ayan, napakasuwabe. Ayan. Ang ganda ng pagka-transition niya. Basta ano lang siya, yung tiyaga lang sa pagbe-blend. Para maganda yung kalabasan, yung resulta ng gupit natin. High paint. Skin high paint. Ganda yung ano niya, yung blending niya.